Magandang araw sa lahat. The Fraternal Order of Eagles, Limbas Law Corner is back to render service in the field of law. Today we will be taking the topic on what is the appropriate remedy, the immediate remedy of victims of the so-called violence against women and their children under Republic Act 9262. We will be discussing only about protection order, not the filing or institution of a criminal complaint. The reason why we are sharing this knowledge to you, because yesterday, 9 December 2022, the Limbas Marangal Eagles Club of Antipolo City was invited by the Philippine National Police. The police municipal station in Angono, Rizal, and of course the Department of Education to conduct a lecture on this. So we have to share this one para marami namang makakaalam. Okay, so all right, now remember that under Republic Act 9262, okay, yung Violence Against Women and Their Children's Act, ang biktima rito ay yung wife, former wife, or yung mga nagsasama, living partner. Okay, sila, nagsasama. At siyempre yung anak o mga anak. Alright, now, suppose kayo nga ang biktima rito. Marami namang klaseng crimes dito. Limbawa, physical violence. Okay, ito yung pinakamadali dito, physical violence. Aba, hindi nyo na matiis, laging nang bugbog. Aside from causing the arrest of the offender. Sinong offender? The husband or former husband, or yung one, a man having a sexual relationship with the woman. Yung mga live-in partner, boyfriend, girlfriend, relation, etc. Okay, so anong immediate remedy? Anong immediate remedy? Ito yung i-discuss natin. The first remedy, immediate remedy, aside from yung iparesto, ito yung tinatawag na first yung barangay protection order. So papunta agad sa barangay chairman, kung wala yung barangay chairman o yung kagawad, any of the kagawad. Ang barangay, siyempre, itatanungin kayo, okay, okay nga, meron nga, dapat mag-issue ng barangay protection order. Mag-issue agad ang barangay ng protection order at isi-serve yun, dadalhin doon sa bahay ninyo, sa lalaki. Okay, ano ito? Ay, hindi na siya makapasok. Paalisin niya siya doon sa bahay, okay? Dalhin mo muna itong mga personal belongings mo, okay? Hindi ka na makakabalik dito. Hindi ka ni, kahit pagsisilip lang sa bahay, hindi na po pwede. And this is good only for 15 days, yung barangay protection order. Pag bumalik siya dyan, within that 15-day period, o pasilip-silip dyan, paadaan-daan, he can be arrested. And, of course, imprisoned. Okay. Now, ano pang remedy? Now, in the meantime, kasi 15 days nga lang ito, mag-alala kayo, paano yan, 15 days? But remember, in the issuance of the barangay protection order, ex parte ito, ex parte. Anong ibig sabihin ng ex parte? Hindi naman ipatawag yung lalaki. Tanungin lang kayo ng barangay at sapat ng ebidensya, mag-issue na yun ng barangay protection order. So walang ikatakot kasi wala yung lalaki. Now, kaya lang 15 days lang, nakakatakot, diba? I do not worry about the 15-day period, because during the 15-day period, you can apply for a temporary protection order before the regional trial court, family court. Mag-issue din ito. Tatawagan kayo, pakausapin kayo, the complaint shall be in writing. You can be assisted by lawyers, lawyers from the public attorney's office. Wala namang bayad. Aba, mag-issue na naman ang family court. Ex parte ito, wala yung lalaki. 30 days. Pero do not worry about the 30-day period kasi it can be extended by the court for i-extend. Now, sa 30-day period na yan, ipatawag ang lalaki. Bigyan siyang pagkakataong sagutin itong paratang laban sa kanya. Ngayon, magharap-harap na doon yung mga abogado ninyo. Naku, pag nakita ng court, aba, karapat-dapat talagang protection order. Anong mangyayari? Maging permanent
protection order na yan. So yung lalaki, hindi na pwedeng pumunta sa bahay ninyo, hindi ka na pwedeng sundan-sundan, yung tinatawag sa batas stalking, hindi na po pwede. Hindi na, otherwise, he can be arrested for contempt of court. Di makulong. So, ulitin ko, this is the immediate remedy of victims of violence against women and their children. O sana nakatulong naman itong the Fraternal Order of Eagles na pinangungunahan itong grupo sa Antipolo, itong Limbas Eagles Club. Particularly doon sa grupo kung saan ako napabilang, itong tinatawag na Limbas Marangal Eagles Club. Pero you can join in a Fraternal Order of Eagles all over the country. Sa Antipolo, marami din. You can join us para makatulong din kayo sa kapwa sa maraming pamamaraan kung saan kayo merong kakayahan. So maraming salamat at magandang araw sa lahat.